Okay. So, good afternoon. Paki-check po kung malakas yung boses ko. Kasi hindi po nakakabit sa katawan ko. Ano? Kasi may technical issue po tayo. So, please let me know kung clear yung boses ko. Ano? Para kung hindi, lalakasan ko. Okay? So, kung okay naman, praise God. So, pasensya na kasi nagkaroon tayo ng technical issue. Pero internet naman natin is okay naman, I believe. Ano? Medyo bumigay na yung laptop, so kailangan na ng bago. Okay, so, this afternoon, bago tayo mag-start, gusto ko lang po na batiin ang bawat isa. Sa mga nanonood po, hello everyone, welcome po kayo sa Yeshua for All Nation live stream, and diyan lang po kayo, wag po kayong mainip, ano? Continue to share and tag your friends. So this afternoon is meron pong mensahe ang Panginoon sa bawat isa, and bago yan is may mga greetings po dito. So to all viewers from all over the globe, congratulations, magandang hapon, and congratulations to Pia and Basel Ruada from Abu Dhabi po, as they welcome a new member of their family, a healthy baby girl named Sophia. And of course, sa mga family, sa mga friends sa Pilipinas, at kung saan dako man kayong bansa, at sa lahat ng mga YFAN members and leaders, good afternoon. And my birthday, happy birthday is MG Cobbs and Marie Chris Mananzala sa Light Sail Group. Happy birthday, Cassandra Ricalde, happy birthday din. And to those who are celebrating their birthdays ngayong August, no? So, happy birthday at pagpalain kayo ng Panginoon. So, safe travels kay Brother Jesus Salcido. Yan, so grabe, weekly may umuwi, ano? Ganun na ba talaga? Iwanan na talaga? Amen? So, sino bang next na uuwi? No? Next week po, si Pastor Ramil, kung matutuloy. And then, last week, maraming umuwi. Sina Sis Aiza, andyan po nanonood. Yan, meron po nanonood dito. Kat Consulta, good afternoon. May mga bago dito. Kuya Jigo Salyo, kay Manong. Kapatid ni Brother Pastor Ramil. John Paplunot, oy! Kubsat, kumusta? Maraming mga bago. Nel Ruaza. Yes, Candy Candy. Eh? Candy Candy. Okay. So, Jade's, Brother Jade Balang. Yan. Sino pa yan? Sige po, tag your friends. Wilbert, Wiljen Pulgera. Sino pa yung maandyan? Jobs Ortiz from Albarsha. Jewel and Isabel Espina from Satwa. Ashna in Toto from Philippines. Mother Mercy from Abu Dhabi, Mother Tess, Limar Ducal, Alex Arena from Satwa, Mother Digna Kubambang watching from Philippines, and Minda Rivera, Elijah from Cavite, yes, Wela May Galliardo and family from Barsha po, Mark Garcia from Dagupan, yan, si Noli Bersusa, Lorenz Lopez, Sharon Perez, ang aking kapatid sa Dagupan, Curazul Real from Italy, Jillian Piedemonte, yan. And Mother Marlene Fernandez. So sige po, magandang hapon. And as we pray mamaya, pasensya na kasi talagang kwan, ano? Alam mo na, pag may message ang Panginoon is maraming distraction. Pero let's pray po sa mga media team natin na sila bigyan ng wisdom para hindi mawaulit ang mga ganitong sitwasyon. Kasi kailangan on time po tayo. Okay, Karen Rose Santiago. Yan po, sige lang po. Eleonor, Darjan, Nonong Lee. Yan. So marami pong nanonood na bago dito. Praise God po sa buhay niyo. So before we start, ay manalangin muna tayo. Ano? So let us pray. Yes, Father God, salamat uli sa hapon na to, Panginoon. Lord, I believe that you have a message to each of everyone. And Lord, I pray na maging smooth ang lahat as we start your word, Panginoon. We know that your word is alive and active, Panginoon. Hayaan mo na mangusap ka sa bawat isa, lalo na sa mga tao na nalulungkot,
lalo sa mga tao na naapektuhan ng crisis, Panginoon, ng COVID, lalo sa mga may sakit, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na makomfort sila through your word, through your servant. Holy Spirit, be the speaker in Jesus' name. Amen. Okay. So, I realize po ano na pati doon sa Facebook po, marami pong hindi daw makapag-share. Pati nga po, hindi ako makapag-share eh. Kasi may issue po tayo. Kailangan din ma-update pala yung Facebook natin. So, anyways, I believe na lahat ng nangyayari ay may purpose. Ano. So, I just want to ignore kung ano yung mga nangyayari ngayong hapon. Pero gusto ko mag-focus sa salita ng Diyos kasi alam niyo po, sayang ang oras niyo kung hindi niyo po maintindihan yung mensahe na to. So for me, I believe na every meeting po ay may ginagawa ang Diyos sa bawat isa, lalo na sa mga bago. So, pasensya na po kung hindi ko kayo ma-shout out kasi late na tayo and magagabi na din sa Pilipinas. Pero importante po ang Word of God. So, yung title po ng message natin ngayong gabi is Love Remains. So, ano ba yung love remains na yan, Pastor? Well, the truth is, mahal na mahal tayo ng Diyos. Sino po naniniwala doon? Of course, lahat tayo. In fact, hindi po nagbabago ang Diyos sa atin. It's either atras tayo, magkakasala tayo, still yung love niya sa atin, hindi po magbabago. Pero tayo, normal na minsan nadi-disappoint tayo, minsan pag may crisis, may problema, may bagyo, alam mo yung relation mo sa Panginoon, medyo natatamaan. In other words, naiiba. So, ngayong hapon, gusto ko lang pong malaman nyo na kailangan yung pagmamahal natin sa Panginoon since we accepted the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, ay kailangan hindi po nababago yon. So, I pray na lahat po tayo ay mag-stay dyan, huwag mainip, and I believe na ang Diyos na sinasamba natin ay buhay. Okay? So, pakibasa po, sister, sa kwan, sa verse na yon. Let's go, sis. Okay, mamaya po. So, okay na ba dyan? Hindi na kailangan palitan yung laptop? Okay na? Okay, sige, ganito. See, I believe na hindi po nakukuha ng isang mensahe ang isang taong nakikinig, lalo na pagbago. Kaya it's very important na lagi kang nakikinig. Kasi sabi niya sa Romans 10:17, pakibasa nga, sister. Romans 10:17. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Amen! So, yung faith daw natin lumalalim as we heard the word of God. So ngayong hapon, kasi baka sabi niyo, Pastor, okay ang title, Love Remains. Tignan po natin, para kahit anong mangyari po, is yung pagmamahal natin, hindi po, you know, we are in times of shakening, ano? So, marami pong umaatras, marami pong nadi-disconnect, nawawala sa ministry, nawawala yung parang minsan natatanong niyo ang Diyos. Pero, tignan natin ngayong hapon kung ano ang mensahe ng Panginoon para mag-stay yung talagang pagmamahal natin sa Kanya. So, let's read the verse po from John 15, verse 1 to 5. John chapter 15, verse 1. I am the true vine, and my Father is a vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Okay. Abide in me, and I am in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I am in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Amen. May the Lord bless his word. So sabi niya dyan, tayo daw yung branch, or sa Tagalog, sanga. Alam niyo mga kapatid, importante po ang sanga sa isang puno. Kasi kung walang sanga,
hindi po magbubunga. Amen? Pero, interesado ang Diyos sa bunga, hindi sa sanga. Ngayon, maaring sasabihin nyo, akala ko tong mensahe na to is it's all about love. Yes. Pero ngayong hapon, may gusto po akong i-clear sa bawat isa na mananampalataya. Kasi, it's useless na tinanggap mo ang Panginoon na hindi ka po nagbubunga. Alam mo, sabi ko nga sa mga kasamang kong pastor, Pastor, kasi sabi nila weekly may umuwi. Sa akin din weekly umuwi. Pero the truth is, kahit saan pumunta ang isang mananampalataya, kung malalim yung pundasyon niya, hindi po yan basta-basta nawawala. And of course, tayo na naiiwan dito, we'll just share the gospel para dumami pa rin tayo. Kasi, I believe na kung magkaisa ang Kristiyano to spread the word of God, alam ko po, marami pong kaluluwa na mawiwin. So, I pray na lahat ng mga taga-YFAN, lahat ng mananampalataya, lahat ng nanonood dito kung matagal ka man, it's time to share the gospel because we are living in the end times. Hindi po tayo talaga pwedeng mag-relax bilang isang Kristiyano kasi there's a lot of souls. You know, they say that 7.5 billion ang tao sa buong mundo. And ang Christian daw is 2.5 billion. In fact, yung 2.5 billion na yun is hindi pa talaga as in born again. May maraming mga denomination. So, in other words, marami po tayong gagawin. Kaya I pray na lahat ng mga andyan, lahat ng mga membro, kailangan tayo po'y mag-intercede, magsigasig, na every time na live may ginagawa ang Diyos. Ano? So, sabi niya dito, kung hindi daw nagbubunga ang isang Kristiyano, useless. Kasi nga, sabi nga niya dito, is puputulin. Okay? Minsan, kaya po hindi nagbubunga ang isang Kristiyano kasi yung relasyon niya sa Panginoon, yung love niya sa Panginoon, nasishaken, nababago. So yun po ang pag-uusapan po natin. So makinig, mga kapatid, ang sign na hindi nagbubunga ang isang sanga ay dry ang lips niya. Ang sign ng isang sanga na hindi nagbubunga ay hindi connected doon sa branch, may bitak na. Ang isang sign na ang isang sanga ay hindi nagbubunga, nagkukulay brown na. In other words, kung isang Kristiyano dry na, ibig sabihin nun, malapit ka nang madisconnect. At huwag mong hintayin na ang Diyos ang puputol sa'yo. Amen. So, in times of shakening, mapalad po tayo na tayo'y nakakonnect sa Diyos. Kasi kung hindi tayo nakakonnect, mahirap po yan. So, ang sabi niya dito, ang tunay na puno ay, sabi niya sa Tagalog, ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Verse 2, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, yung hindi niya pinutol, ibig sabihin, pumasa. Pero, it doesn't mean na pumasa ka, hindi ka pa rin lilinisin. So dito po, pupunta po tayo sa verse na to. Punta ka dito sa verse na to, sister, pakibasa po. Hindi. Yan, John 15, verse 2. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi na namumunga at ang kanya namang pinuputol ay nililinis at bawat sangang namumunga upang lalong dumadami ang bunga. Ang sabi niya dito, at ang kanya namang pinuputulan at nililinis at bawat sangang namumunga. Ibig sabihin, kahit pala ikaw na nag-stay na nakakonek, may pinuputol ang Diyos sa iyo, nililinis para yung intimate mo, yung relasyon mo sa kanya ay lalong lumalim. So ito po yung didiinan natin ngayon. See, ito po makinig po dito ah, yung word na nililinis. You know, naging lifeguard po ako. Alam mo po ang isang lifeguard is binabacuum ko po ang swimming pool every morning. Nilalagyan ko po yun ng chlorine at soda. Okay? Ngayon kung hindi ko gagawin yun, papasok yung municipality. At kung madumi yung swimming pool na yun, kasi sa hotel ako dati, mapapain yung hotel ng 50,000. Ngayon, ang gagawin ko, para ma-check ko yung tubig na malinis, lalagyan ko ng tablet, tapos kukuha ko ng tubig sa swimming pool, i-check ko yung tablet pang chlorine, kung ang kulay pink,
eksakto, okay ang tubig. Ngayon kung hindi pink po 'yon, ibig sabihin madumi. Ganun din sa soda. Lalagyan ko ng tablet, check, kukuha ko ng tubig sa swimming pool. Ngayon kung ang kulay orange, ibig sabihin malinis. Kung hindi kulay orange 'yon, ibig sabihin madumi. In other words, kailangan lagi kong nililinisan 'yon, otherwise mapain ako. Alam mo, may kasama akong lifeguard po. Hindi niya po nilinisan, irresponsible. Nag-check ang Dubai Municipality, nako po, napain ang hotel, natanggal siya, kasi nga hindi niya nililinis yung responsibilidad niya. In other words, tayo, kailangan linisan tayo ng Panginoon through His Word. And to click, alam mo, madali lang naman tayo linisan ng Diyos eh. Ito, basahin mo tong verse na to, sister. For the word of God is alive and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Hebrews chapter 4, verse 12. Okay, sabi niya diyan, ito, paano tayo linisan ng Diyos? Simple lang naman eh. Sabi niya, for the word of God is alive. Sabihin mo sa katabi mo kung nasa bahay ka, for the word of God is alive. Alam mo, ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos, kapatid, hindi mamamatay yan. Kaya nga sabi niya sa Bible, heaven and earth will pass away, but my word will never ever pass away. Ang salita ng Diyos ay hindi mamamatay. Ngayon, sabi niya pa diyan, for the word of God is alive and active. Oh, sino po dito yung may kachat kayo sa messenger? Makikita niyo po yan kung active, di ba? Kahit na active, hindi niya sinisin. Ganyan ang tao. Pero sa salita ng Diyos, active yan 24/7. In other words, talagang ang Diyos, ang salita niya, iba. Tignan mo, maalala niyo po yung centurion. Sabi ng centurion, may sakit yung servant niya. Na-meet niya ang Panginoon. Lord, hindi na kailangan pumunta ka sa bahay ko. All you need to do is just say the word. Ganun ka-powerful ang salita ng Diyos. Ngayong hapon, gusto kong diinan to para yung pagmamahal mo sa Diyos ay hindi nababago kahit may COVID-19. Para yung pagmamahal mo, yung love mo sa Diyos will remain whatever happens, kahit iniwan ka, kahit anong mangyari sa buhay mo, even people are talking behind your back, kailangan yung intimate, yung pagmamahal mo sa Kanya hindi mababago. Mabago man ang pagmamahal mo sa ibang tao, but never na mabago ang pagmamahal mo sa Panginoon. Kailangan, kapatid, maintindihan mo na ang salita ng Diyos ay buhay. You know, when I was a new believer, I assume that someone is stealing my life to the pastor. In fact, can I confess this afternoon? The truth is, I hate a lot of pastors before when I am a new believer because I thought that someone is stealing, may nag-chichismis sa buhay ko sa pastor na yun. In fact, when I was a new believer in our church, you know, I cannot go every Friday. Siguro twice a month, 3 times in 6 weeks, because the moment na nag-preach yung pastor namin, ayoko yan. Grabe yan. So ngayon, pag uwi yung mga kasama ko sa bahay, Brother Julius, bakit di ka nagsimba? Ang ganda ng preaching ni pastor. Ay, ayoko yung pastor na yan. Kasi nga natatamaan ako. Ngayon, pag after 2-3 weeks, iba yung preacher, ibang pastor, pupunta ako. So ngayon, ay, gusto ko yan, bago. Pagpunta ko doon, tatamaan na naman ako. Sabi ko, grabe to. And then, I came to realize that the Lord loves me so much that He wants to clean me. Gusto niya akong linisan. Gusto niyang putulin ang dapat niyang putulin sa akin para sa gayon magamit niya ako sa kanyang kaharian. And you know, if you are a new believer and if God is talking to you through His servant, you need to accept because God has a plan for you and His plan for you is not to harm you but to give you a hope in a better future. Kaya maraming tampururot, maraming sensitive, maraming nawawala na Kristiyano because they cannot accept the Word of God. And the Word of God is active and alive and it says here, Sis Haya, can you read it again?
For the word of God is alive and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the hearts. Hebrews chapter 4, verse 12. See, ang isang matutulis na bagay like scissors, blade, knife, itak, tell me, wala yan sa tulis ng salita ng Diyos. Kaya nga minsan, alam niyo ba sa totoo lang? I've been pastoring for 7 years and I've been preaching since 2010. And some of them will say, Pastor, praise God for your preaching. Pero yung iba nawawala. Sabi ko, oh, bakit wala si brother, wala si sister? Pastor, natamaan kasi. Bakit? Sabi mo kasi, nakuhan, ganito, ganyan. Come on, I don't know. But you need to realize that the Lord loves you so much. Kung gusto mo talaga na pumasok sa karyer ng Diyos, magpalinis ka, isurrender mo ang dapat isurrender. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kasabihin mo sa kasama mo sa bahay, kung bago yan, isurrender mo na yan. Lagi kong sinasabi yan sa church, isurrender mo na. Ang problema, kapatid, kung hindi ka magpalinis sa Panginoon, you will never ever enter in the kingdom of God. Mayat maya nasishaking ka, mayat maya nawawala ka, mayat maya hindi ka makapagsilbi. In fact, wala kang ministry. Because, isa kang tampururot. In English, champururot. Kapatid, kailangan ngayong panahon na to, ang isang, alam mo, ito nga eh. You know, honestly, please don't get me wrong. I love 2020. Iba ha? Honestly, I love 2020. Because, yung nakasulat sa salita ng Diyos, lumalabas na. Nire-reveal niya. That's why the Word of God is a fulfilled prophecy. Please don't get me wrong. Lahat may nangyayari. Talagang yung nakasulat doon, it's happening. Ibig sabihin, talagang totoo yung binabasa natin. Totoong buhay ang salita ng Diyos. That's why the Word of God is active, alive, pure, living, everything. Talagang sabihin ko sa iyo, lahat ng problema mo, lahat ng katanungan mo, nasa salita ng Diyos. Ngayon kapatid, sabi niya, ang salita daw ng Diyos ay alive at active. Ngayon, sino po dyan magsabi, Pastor, every time I watch live stream, natatamaan ako. Ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Kasi sabi niya sa salita ng Diyos, yung mahal daw ng Diyos ay dinidisiplina niya. The word discipline is very important. Tingnan niyo po. Alam niyo po, wala pong gamot ang COVID. Pero bakit ibang bansa nawawala? Dahil may disiplina. Yan ang kulang sa atin sa Pilipinas. Walang disiplina, kaya parang parami ng parami. In fact, walang ginawa kundi i-curse, magreklamo sa presidente. Kawawa naman si Duterte. This is my point. Kailangan bilang isang Kristiyano, kung bago ka man, 1 year, 2 years, you need to receive the Word of God with humbleness. Magpakumbaba ka kasi kapatid, sa ayaw at sa gusto mo, kung gusto mong pagpalain, may puputulin ang Diyos sa buhay mo. Puputulin niya yung hindi nakakalugod sa mata niya, lilinisan ka niya, yung parang talagang, alam mo, pumasok ka sa kanya, ang dumi mo eh. Alam mo yung talagang kasing pula ng dugo yung dumi ng kasalanan mo. Pero kaya niyang paputiin yan na parang yelo. Para paano maging yelo yon? Kailangan tanggapin mo ang salita ng Diyos. Kapatid, sabi niya dito, sister, basahin mo yun, age word, yan, sister, tuluyan mo yan. For the word of God is alive and active, sharper than any. Yan, ituloy mo, sister, maganda yung accent mo. Two-edged swords, piercing the division of souls and of spirits, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Makinig mga kapatid. Alam niyo ba na itong scripture na to, pag inintindi mo to, gagamitin ka ng Panginoon. Pag ito'y imeditate mo,
Sa una pa lang sabi niya, ang salita ng Diyos ay buhay at active. Kahit saan ka pumunta na simbaan na pastor, tatamaan ka. Ang daming umalis eh. Ayoko diyan. Masakit magsalita. Masakit talaga ang salita ng Diyos. But that's for your own good. Ako po, hindi po ako, ako po'y naging spoiled. Sa totoo lang, talagang grabe ang pagmamahal ng parents ko sa akin. Anong naging result? Ako rin kawawa. In other words, kung hindi tayo i-disiplina ng Diyos, anong mangyayari sa'yo? I've been a Christian for 14 years. At nakita ko ang salita ng Diyos. Walang wala sa talas ng blade. Ang blade matalas yan. Ang samurai matalas yan. Pero grabe. Ngayong hapon, para yung love mo ay ma-maintain mo, kapatid, kailangan tanggapin mo, magpalinis ka. Kasi, ito po yon. Alam nyo ba na pag naintindihan nyo itong salita ng Diyos na to, it will help you not only to have intimate relationship with the Lord, pero magagamit ka at mangyayari yung purpose mo. That's why I encourage you to read the Word of God. Because the more you read the Word of God, the more you realize that you are nothing. Hindi no, iba naman kasi, grabe. Nag-aral lang. Nagkaroon na ng hidden knowledge. Iba po yun. Kaya nga sabi ko, kapatid, as I continue, pakibasa po doon sa next verse, sister. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scriptures is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Amen! Itagin niyo to. Maliwanag ang salita ng Diyos na sabi niya, for correction. Sino po dito yung Pastor, tagal ko nang nag-attend ng YFAN. Isang taon na. Maraming bisis na akong kinorek ni Lord. Praise God! Kasi kung hindi ka tinatamaan, matakot ka. Pero kung tinatablan ka, ibig sabihin, alam mo marami dito, nagsasabi sa akin, Pastor, praise God! Isang taon na ako dito sa YFAN. Nag-give up ko na to. Nag-give up ko na siya. Aba, praise God! Kasi ngayon yung pinuputol ng Diyos. Pero kung Kristiyano ka, ay tagal-tagal mo, wala pa rin nalilinis, napuputol. Ibig sabihin, hindi tumatalab ang salita ng Diyos. Yan po'y delikado. Kasi, ibig sabihin yan, naging manhid ka na. Kapatid, as we close, bilis naman, nung oras na ba? Okay. Sino po? Ito po yun. As I go on, gusto niyo pa ba o i-closing prayer ko na? Ayan. Ito, the question is, are you willing na magpakorek at tanggapin ang salita ng Diyos? Kasi, ito ha, may testimony po ako, may tumunog, ayan. Ito po, ang sabi niya ng isang kapatid, Pastor, alam mo sa totoo lang, tinamaan ako sa preaching mo before. Oh, kaya ako nawala. Ngayon po, nung nawala po ako isang taon, nag-suffer po ako. Eh bakit? Hindi ko alam yun ah. In other words, pag ang isang tao ay madaling masaktan, walang patutunguhan. In other words, ang sensitive na tao hindi makakarating sa langit. Doritsyen ko na kayo. Kailangan dito talaga tanggapin. E minsan, nag-preach lang ako, hindi ko naman alam na naninigarilyo ka. Sinabi ata tong kasama ko ah. Malay ko ba? Kapatid, galing ako dyan, meron pa.
grabe, nagatin ako ng cell group. Oh, ako ang pinag-usapan, sinabi ata ng kaibigan ko sa cell leader, excuse me, ang palad mo naman, ang bless mo naman. Kung sa preaching, ikaw lang pinag-uusapan, lahat po tayo. My point is this, kapatid, as I continue this message, sino po dito yung sasabihin, Pastor, kung bago ka or matagal-tagal ka, sige, ituloy mo at gusto kong malaman. Kasi, intro pa lang yan. Amen, amen. Akala mo, tatapusin ko na, ah. So, andyan lang kayo. Okay, sabi niya dito sa verse, ano? Sa verse 4 and 5. Basahin mo nga doon sa verse 4 and 5, sister. Okay. Diyan lang po yung mga bago, yan. John chapter 15 verse 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing. Amen. Ang sabi niya dyan maliwanag na kailangan mag-stay ka. Stay connected ka sa Diyos. Alam mo, lagi kong sinasabi yan. Alam mo, ang ibig sabihin ng abide, yung talagang kahit anong mangyari, ano bang Tagalog ng abide? Ha? Pagsunod? Sumunod? Bahala na kayo! Yun na yun! Ito po yun! Ito ha, napaka-importante kapatid na kailangan kung gusto mong connected sa Panginoon, nakakunik ka sa simbahan. At kailangan pag nakakunik ka sa simbahan, nakakunik ka sa pastor, sa seed leader, para ikaw ay matulungan nila lumago. Ngayon, kaya ko po ito didiinan dito sa part na to. Kasi marami pong nanonood, hindi po involved sa training, hindi po involved sa cell group. Wala po akong nakita na Kristiyano na taga Sambales lumalago. Ano yung Sambales? Sambales. Sambales, ganun eh. Akalahin mo, may nakilala ko dito sa church. Pastor, tagal ko sa Pilipinas, 20 years. Kaso taga Sambales lang ako, pag linggo lang, pupunta ako doon kasi linggo. Naging religious. Yung iba taga Zimbabwe. Alam mo yung Zimbabwe? Hindi po sa Afrika yun. Simba, uwi. Kailangan, kung gusto mo na lumago, lalo kung bago ka, makunik ka sa church, makunik ka sa, may mga cell group kami dito, may mga training kami. Kasi, kung hindi ka makunik, hindi magre-remain yung love mo sa kanya. Yun po ang ibig kong sabihin. Nakita ko dito talaga, yung dumadaan sa training, iba. Wala akong nakitang sundalo na hindi dumaan sa training bago yan pinadala sa Tawi-Tawi. Yan. Or saan yung one? Sa SAP 94? Bago po yun pinadala sa Marawi, dumaan sa training yon yung mga taga SAP 44 na yon. In fact, yung iba doon, kapit-bahay ko. Oh, grabe ang training ng mga yun. Pumupunta pa sa Amerika para mag-training. Eh, kasawi ang palad, lumaban naman sila. Eh, kaso, nagtago sila sa puno ng mais kasi. Eh, talagang kahit anong training mo doon. Pero kailangan, dumaan ka sa training eh. Ngayon tayo, mga kapatid. Dumaan tayo sa training. Ngayon sa training, talagang sa Word of God. Yan po. Doon sa, ilagay mo doon sa Active and Alive, sister. Diyan po, talagang matututukan yan. Makukurik ka talaga dyan. Ngayon, ilang buwan na tayo nagla-live stream, mga kapatid? Ilang buwan na? Isa, dalawa, tatlo, apat. Grabe. 4 months. Napansin nyo ang message ko for the past 4 months, puro inspirational. Mahal ka ng Panginoon. Be strong. Pero this time, we need to understand na kailangan makinig din tayo ng instructional. Kailangan talagang laliman na natin kasi anong nangyayari, oh. Kaya pag sinasabi ko, kapatid, share the gospel, i-share nyo. Paano nyo i-share? I-share nyo lang yung live. Kasi, grabe, habang tumatagal, maraming nasi-shaken, maraming nawawala, wala, maraming bumibigay. Isang araw, sabi ko, bro, anong nangyari sa
relatives mo. Wala, nag-suicide pastor eh. Ako sabi ko, bigla ako nalungkot eh. Pero sa totoo lang, ang daming bumibigay. Pero kung batuhan mo ng Word of God yan, talagang alam na nila yung Word of God, yung talagang ang daming pumasok sa isipan, sa puso nila, na i-apply nila kahit anong bagyo, yung pagmamahal nila sa Diyos, hindi magbabago. Kahit iniwang ka pa kung sinong umiwan sa'yo, yung pagmamahal mo sa Kanya hindi mababago, because you know that this life is very short compared to eternal life. You know that this life is nothing sa susunod na buhay. Makinig! Alam nyo ba kung bago kayo? Alam nyo ba na hindi ito yung totoong buhay? Kumakain ka ng bulalo, bupis, litsyong kawali. Akala mo yan ang totoong buhay? Ang totoong buhay, pag namatay ka at kasama mo siya. Dito, walang forever. Sa langit, may forever. At ang salita niya, forever. Why did I say that? The word of God says, heaven and earth will pass away, but my word will never, ever pass away. Kapatid, brother, ngayong hapon, intindihin mo, ano ang pinagdadaanan mo? Ngayong hapon, tanungin mo sa sarili mo, Lord, yung pagmamahal ko ba sa'yo'y lalong nag-level up or nabawasan? Lord, yung pagmamahal ko ba sa'yo ay napunta sa boyfriend ko? Lord, yung pagmamahal ko ba sa'yo ay napunta sa online? Lord, yung pagmamahal ko ba sa'yo ay napunta sa kung ano-ano? Sabi niya sa Revelation, go back to my first love. Bakit niya sinasabi doon? Kasi marami talagang Kristiyano nalilinlang lalo sa panahon ng crisis. Kung basahin mo kung paano namatay yung mga apostles, may hinate, may patagilid, may ay naku naman talaga. Itong nararanasan natin, wala ka lang trabaho. Parang yung pagmamahal mo sa Kanya na iba na. Tanungin mo kapatid, Lord, yung pagmamahal ko ba sa'yo ay hindi na bago? Sasagutin ni Lord yan, kumusta ang devotion mo? See, you cannot live as a Christian without reading the Word of God. Lagi kong sinasabi, never na mamatay ka na hindi mo nabasa ang salita ng Diyos. Because once you live in this Word without reading the Bible, B-I-B-L-A, basic instruction before leaving here, tapos ka. Ito ang pinakamanual sa buhay mo, kapatid. Ngayon, ano ang suffering mo ngayon? Nabago ba or nag-level up ka? You know, praise God ha. Marami akong nakitang mga kapatid sa YFAN. Lalo silang nagsigasig, nagsilbi. Lalong lumalim, lalong nag-share ng gospel. Yung iba, nawala. Wala dito sa church, amen. Pero my point is this. Huwag kang mag-focus sa buhay na to. Huwag kang mag-focus sa giants mo. Mag-focus ka sa Diyos. Because the moment you will focus to God, the one who created you, something will happen. Mapabago na kahit may COVID, kahit may crisis, hindi ka maapektuhan. But because mababaw ka sa salita ng Diyos, minsan nababago. Kapatid, as I pray, sa lahat ng mga nagpapaprayer ng opening ng prayer request dito, I just want you to understand na kailangan sa sitwasyon ngayon, lalo kang magpalalim, may plano ang Diyos sa'yo. Kapatid, as the Lord will continue to speak sa bawat isa, intindihin mo, sana kahit ito lang yung maintindihan mo, kahit ito lang yung talagang maitanim sa puso mo, itong buhay na to,
hindi ito yung totoong buhay. Ang totoong buhay, after namatay ka. Kapatid, daanan mo lang kung anong pinagdadaanan mo. Pero hayaan mo, habang dinadaanan mo tong buhay na to, hayaan mong linisin ka, putulin niya, at magamit para after sa buhay na to, makasama mo siya. Sino po dito yung gusto magsabi, Pastor, gusto kong makasama si Lord? Alam mo, sa totoo lang, kahit hindi Kristiyano yan, gusto niya makasama si Lord. Subukan mo magtanong kahit kay my friend. Gusto kong makasama si demonyo, brother. Walang ganon. E tayo, alam natin ang salita ng Diyos. Pero there is something. I want you to be fruitful, mga kapatid. Ito yung conclusion ng message ko. Please, starting today, we need to win souls. Dahil sabi niya sa binasa natin, ang hindi daw nagbubunga, walang ginawa kundi magbunga nga, ay puputulin ng Diyos. Ito ang tanong ko sa iyo, Natokondimyo, ilang taong ka ng Kristiyano? Ilang kaluluwa na nadala mo sa church? Ngayong may live tayo, ilan ang naitag mo? Ilan ang na-invite mo? Let us win souls and make disciples. Ang gusto ng Diyos ngayon, kahit may pandemic, magbunga tayo. The reason why hindi ka nagbubunga, wala kang passion sa souls, it's because yung love mo sa Kanya, hindi na ganun. Unlike before when you are, alam mo yung bago ka. Sino po dito yung nasubukan nagmahal? Nasaan ka, Mai? Aba, parang hindi nasubukan. Di ba nung nasubukan mong nagmahal nung una, nung honeymoon period, talagang grabe. After 1 month, after 2 months, okay pa. Pero after 1 year, wala na, talikuran na. Minsan ganun nangyayari pag na-encounter natin ang Diyos. Minsan, hindi natin namamalayan, akala natin born again tayo, pero yon tumatalikod na pala. Kapatid, may plano ang Diyos sa'yo. To those people who are watching, and if you are new, please accept the Lord and continue to have relationship with the Lord. We don't promote religion here, but we promote relationship with the Lord. So, as we pray, meron po tayong communion, no? So, meron po tayo communion kasi first week ng month, okay? And then we will pray sa mga my birthday. Okay. So, sabi niya, so, before we read the scripture, alam niyo po, ang banal na dugo, the blood of Jesus is very powerful to clean your sin. Alam niyo, it's very important na maintindihan natin na ang pag-take ng communion ay napaka-importante. And now, as we partake these elements, gusto ko po na intindihin niyo na as we do this communion is because we want to remember what the Lord Jesus Christ did 2,000 years ago. Anong ginawa niya? Bumaba siya para sa atin and hinayaan niya na ma-crucify para sa ating kasalanan. And on the third day, he rose again. So as we partake this element, sabi niya dito sa 1 Corinthians 11 verse 23, "For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it, and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Can you partake the bread? "In the same way, also he took the cup after supper, saying, 'This is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me.'" Let's partake. Praise God. So, before we pray, sa mga closing prayer, please continue to
pray for our live stream. Kasi napansin ko may mga ginagawa ng kaaway na distraction. I want you to include us in your prayer to those leaders. Kasi it's not good, no? And anyways, may mga closing prayer dito. Sa lahat ng mga bago, God bless you. Please continue to hear the word of God. And I pray na magpatuloy po kayo kahit anong bagyo na pinagdadaanan nyo. Alam ko may plano ang Diyos sa inyo. Hindi nang iiwan ng Panginoon. He will never ever put you down. He will never put you in shame. And He will never leave you nor forsake. So those people na may mga prayer requests, if we come with agreement as leaders, and alam ko kung paano sinagot ni Lord yung mga prayer requests for the past months, ay gagawin niya sa mga kapatid na to. So Lord, Father God, salamat sa araw na to, Panginoon. Lord, thank you for your word. And Lord, I pray sa bawat isa na andito, we pray for healing sa kapatid na si John Bert Membrado. Lord, past recovery from motor accident, Panginoon. Lord, I pray for Brother Fred sa kanyang liver and lung failure, Panginoon. COVID-19 positive patients sa Philippines, UAA all over the world. Lord, we pray and we speak healing in Jesus' name. Lord, I pray for good health and protection sa Kayabyab family, in all MRR Queen of Peace residents, Mami Julie Rabanillo, Nit Hikla, Nisi Magracia, in past recovery for Pia and protection for her baby, Panginoon, for her baby Sophia, and Brent Iquaia from UMA. Lord, thank you sa mga prayer requests na to. And Lord, as we close, Panginoon, Lord, I pray sa lahat ng mga kapatid na nanonood, lahat ng nawalan ng trabaho, lahat ng napiktuan, minatayan, Lord, i-comfort mo sila, Panginoon. Lord, I pray sa lahat ng mga hindi pa nakakilala, Panginoon, na hipuin mo sila, Panginoon, and Lord, use us as your instrument. Lord, send each of everyone, send us as your liver, Panginoon, to win souls na ayaw po namin na hindi magbunga, Panginoon. Ayaw po namin na maputol, Panginoon. Lord, forgive us kung kami po'y naging selfish, Panginoon. But Lord, from this day onwards, we will do our part, our ministry, our calling, Panginoon. Lord, we will use our gifts that you have given to us, Panginoon, to be fruitful. Lord, I pray na lahat ng mga nakikinig dito ay gamitin mo sila sa iyong kaharian at magkaroon ng maraming kaluluwa, Panginoon. Lord, I pray sa lahat ng mga uuwi sa Pilipinas na hindi mo sila pababayaan at magamit mo sila, Panginoon, na kahit saan dako ng bansa, Panginoon, sila mapunta ay sila'y magbunga, Panginoon. Lord, thank you for all the leaders of this church, all the family, all the viewers, lahat ng nanonood. Lord, i-bless mo sila. Merong nanonood dito na gusto mo nang mag-give up, kapatid. I can sense a lot of people who are watching and marami nang talagang nagbago yung pagmamahal mo sa kanya. Marami kang katanungan, kapatid. The Lord is saying to me that please go back to Him. Some of you just give up, just quit. Some of you are, you know, hinahatak ka na ng kaaway, nagkakaroon ka ng bisyo, kapatid, bumalik ka sa Panginoon. Please run to God, not run from God. Because the truth is, He will never ever change. He will never leave you nor forsake you, brother. He will never ever leave you nor forsake you, sister. Be strong and courageous. The Lord is saying to you that He loves you so much. He cares for you. He wants to embrace you. He wants to comfort you. Kapatid, huwag kang bumigat. Some of you are sick and you are asking the Lord, I pray that there is miracle happening in the spirit. Touch them in the name of Jesus. Lahat ng may mga katanungan dito, marami dito mga bago na maraming gustong malaman anong nangyayari, kung anong nangyayari sa sitwasyon, kapatid, continue to watch because God wants to speak to you. He loves you so much. If, you know, there's a lot na nangyayari, kapatid, pero kailangan maging strong, maging matatag ka. All I can say is the Lord loves us so much. Lord, thank you. In Jesus' name, amen.
God bless, and see you all next Friday.